Siyempre, this episode, ihatid sa atin to ng OneX. Siyempre. Ikaw, Jay, ang tanong. Anong ginagawa mo bago ka mag-esports? Ayun, actually, hinto din. Ganun lang, nanonood lang ng Dota. Ako naman... Tambay. Tambay ako nun. Hindi, pero yung nakwento ko nga sa'yo, nasa sales ako nun. Oh, sales. Kasi... Ano eh? Mabenta ng solar. sa demo yun eh, solar, ayun yung product namin, mga solar panels. Solar system. Yung mga valve na nagcha-charge siya, ganun. Tapos nakapag-travel ka sa different na mga lugar. Tapos para ma-demo yung sa product nyo. Siguro yun din, since yung second question natin, ano yung naging advantage before going sa esports scene na leverage mo eh para ayun siguro pagdating sa sales, since as caster nagsasalita tayo sa tao, marunong ako makipag-communicate. Ayun siguro yung naging advantage sa akin para hindi din mahiya kung paano makipag-usap ganyan. Yun. Ako naman, since graduate nga ako ng broadcast, yung mga inaral ko nun as broadcaster na-apply ko kasi technically broadcasting din naman tayo eh. So yung work ethic na dadala ko kahit papaano tsaka yung mga kinakailangan. Sok pala yun, no? Oo, shoot nga. Kaya yung mga tropa ko dati na nagsasabing kasi puro ko Dota eh. Alam mo yung grade sakto lang. Ito si JB. Sok sa inyo. Sa inyong dalawa yung kumagay yung background nyo, sok. Sa inyo ang swak na swak mismo talaga. Yun ang shoot sa balde. Hindi kami puro analyst. Siyempre may nandun yung knowledge, pero yung harap ka sa harap ng camera, tapos yun yung ipapractice eh. Ang hirap, kahit nga sa interview, di ba, pag may mga interview tayo, kahit walang masyado nanonood, basta na-interview ko, nakakahiyan eh. Kaya yung bago-bago ko sa, dito sa Lupon, parang ano mo yun, di ba, nahilang ako, parang basta hindi ko di pa kasanay. Tapos ngayon, tarantado ka na. Sakto lang. Hindi naman po. Sakto lang. Ikaw, Boss Owa. Ito si Boss Owa. Ito yan. Talaga, literal, bago pa ako. Hindi kasi na-experience ko si Boss Owa nung first time niya, yun, syempre. Pero yung knowledge, ano talaga, matik yun. Man. Yun yung advantage. Hindi mo mawala yun. As ex-pro player. Oo. Yung ano lang talaga, yung pag medyo kumakapakap eh, no? Oo. Tsaka ano kasi, kumbaga, parang ano na rin, semi-pride lang, na haharap ka sa tao na ano-ano. Ano ka? Ibang ano naman. Ah, ibang, hindi ka na pro. O yun din, isa rin pa ako ano, medyo kumbaga, ano lang. Kilala ka ng mga tao na nanonood sa'yo as player eh. Tapos iba na yung parang, so, pinapanood ka kanila ngayon as ano naman. Kumbaga parang ano lang, uncomfortable lang. Sa umpisa. Yun lang yung na-feel ko. Magiging parang conscious ka eh, anong sasabihin sa'yo ng tao. Kasi ako nag-start talagang bash. Hanggang ngayon, nabubash pa rin naman eh, di ba? So parang, alam mo yan, along the way naman, parang yung mga sasabihin sa'yo naman, wala na lang. Kasi nabasa rin naman ako kapag binabato yung aso kada mo, hindi ka matatagal lang ka eh. Pagka pinansin mo yung tawol ng tawol sa'yo eh. Wala kang usad nun. Mm-hmm. Pero syempre, bago kayo nag-pro scene or bago tayo pumasok sa esports, ano, meron tayong mga gustong gawin din. Or, teka, kasi ito, baka kayo, may iba kayong gustong gawin bago kayo pumasok sa esports. Kasi, bata pa lang kayo talaga, yung pangarap talaga. Di ba? Bata pa lang kayo pumasok na kayo sa esports scene or sa pro scene. Meron ba kayong mga certain na things or skills? Para plan B, gano'n. Yung pangarap mo. Ano ako, nung high school ko na na-determine yan eh, kung anong gusto ko sa talaga. Yung before mag-fourth year na, syempre, nandun na yan eh. Doon na darating sa point na mapapaisip ko na kasi pa-college ka na eh. Yung career mo, no? Kaano ko na na-course na gusto mo eh. Oo. Doon naisip na gusto ko pala maging magluto. Doon kasi alam mo yun yung feeling na ikaw yung magluluto para sa pamilya mo, di ba? Ang sarap kasi ng feeling. Sarap talaga ikaw magluluto, si ikaw rin kakain. Masarap kasi yung magpupa. Ang sarap kasi doon na pag ikaw nagluluto, pwede mo tikman. Hindi ka joke lang. Sa akin ganun din kapares kay Boss Owa. Siguro high school na din nag-hit sa akin na ano ba yung gusto ko. Iniisip ko na lang talaga, ano ba yung younger self ko na nung bata? Yung syempre younger self ko yung bata ko. So iniisip ko yung bata ko, ano bang gusto nung batang Jay? Iniisip ko nun, ano bang harap ko dati? Naalala ko, pag tinatanong ako ni mama,
piloto o kaya pare. So iniisip ko agad, dinisect ko. Kung piloto, X budget-wise. Budget-wise, no? Tapos tayo dyan, hindi natin kaya yan. Siyempre, wala na, patayin na yung dalawa eh. Patayin sila dalawa, so X na yun. Pare, itratado ka. Wag mo na. So wala ako naging pangarap nun agad along the way. So parang umantong na lang sa puntong to. Ganun. Ako talaga binado. Piloto ka, no? Hindi ko naisip yun. Nakuha ni Panda. Isipin mo lang kayong younger Jules. Younger Jules. Ano yung gusto wala mo? Wala? Umaga, pag-isip mo, yun na yun. Kung ano mangyari. Wala akong pangarap. Mag-artista, ganun. Hindi niya naisip yung bukas kasi na dadala siya nung parang present. Parang mang-snatch lang nung mang-snatch. Basta araw-araw, basta makasnatch ako. Hindi. Pero wala, hindi ko naisip yung kuhari. Kahit yung nag-high school ako, parang ano ba yung next step ko? Yung parang ganun. Meron, ang plan B ko, yung parang next step ko kasi, kausap ko yung tito ko noon that time. Sinabihan ko rin dati si Kuya Jerry, yung manager namin na wala. If ever mag-stop na ako sa Dota, doon ako si teacher sa London. Taga London. Alam ko na London kasi. Paris. Paris. Paris Diwan. Paris Diwan. Sir, for only 100 pesos, may pre-soup drinks ka na. Doon pa nagtayo na ako, ano, business. May unli-soft drinks. May unli-soft drinks. Kinukuha na ako ng tita ko. Tapos parang, kahit anong work dito, pwede ko pumasok, pwede kita pasok. Yun yung parang goal ko. Tapos, if ever, doon ako parang, ano, siguro. Tsaka pag-abroad ang mindset mo nun, syempre eh. Aangat ka rin talaga. Gusto mo makaangat pero sa buhay. Pero buti na lang hindi. Kasi syempre, kung natuloy, hindi wala akong maganda tsaka gwapo. Walang isip ngayon. Ng Pinas. Walang isip ng Pinas. Sana. Walang ano ngayon. Walang akong gwapo at maganda anak. Walang esports kung... Ay, hindi. joke lang. Looney. Looney datingan mo doon. Looney ka nga doon. Sorry. Ikaw, Jabe. Yung... Hindi, sabi ko, yung pagdi-DJ talaga. Pagdi-DJ? Oo, parang. Kasi parang before talaga yung parang pumasok yung Dota. Parang DJ mo yung DJ talaga na... Hindi yung disjacking, ganun? Marami sa radio. Sa radio. Marami kasing klase na DJ. DJ Mo. DJ Mo, oo. Kasi natutuwa pag nakikinig ko sa radio, parang... Ito, yung ganito, usap-usapan lang. Papa-jack. Yun, papa-jack. Papa-jack, number one yun. Oo. Yung mga kaibigan, ganun ba yun? Tapos, meron kasi kaming parang ano sa broadcasting subject. Pinagganon kami habang nagsasalita kami din yung mag-iiba ng music. Tapos yung parang nire-request niya, kunwari, papalit ko. Yan, ito nga pala yung kanta na nire-request ni ganito-ganyan para sa inyo. Yeah. Mapasok ko, tapos biglang smooth yung transition. Parang ganda nito ah. Tapos sabi ko, may ganito pala sa Dota. Ay, tama na to. Dito na muna tayo. Baka ito pwede to kasi mas realistic. Ayun nga, so talagang minurso ko na to. Ayun nga, kung sakali man, sana mas nagkaroon pa ako ng ano doon sa... DJ or sa radio DJ forever. Doon din kasi ako nag-OJT. Yun pala yun. Kasi nag-OJT din ako doon. So, mas nababad ako doon sa ano sa ambience saka sa ano, sabi ko. Hindi ka mapapanisan ng laway doon, no? Oo, talagang salta kayo na salita. Tuloy-tuloy ka doon. Parang break mo lang pag papatugtog na. Oo, yun. Yun lang talaga yung pinaka-break noon. Saksi ako noon. Tapos na, break na. Naipag-usap pa sila sa labas. Sabi namin, parang hindi kayo naubusan ng kwento naman. Puro kwento sila. Hindi naging ano na yung habit na nila. Parang may kakwentuhan lagi. Siyempre may mga good times. Pero meron din mga bad times. Hindi mawala yun. Eto, what are the common problems? Or yung mga difficulties na na-encounter natin dito sa daily task, sa esports industry? Siguro number one, hate. Yung stress sa... Siyempre, kahit pa paano, tao pa rin naman tayo. Nabash ka naman. Parang minsan, parang... Anong reason towards yung hate sa'yo pa? Parang... Is it their insecurity o bad trip sila nung araw na yon? Kasi minsan may mga foul din naman eh. Na ano, parang yun siguro, isa sa mga factor. Pero ox lang naman along the way. Okay lang naman yung mga constructive criticism. No, yun talaga. Pero welcome yun. Pero yung mga ano na talaga, below the belt na. Toxicity masyado. Para ka po yung mga nagko-comment sa akin. Kay Jules. Ako, pag nakita ko kay Jules, hindi ko pinapansin. Matik yun, hindi ko binabasa. Siya na lang na minsan pag foul na, tapos minumura na siya, ganun. Parang, sige, atuhulan mo na yan. Tapos babakabang ko siya, siya partner ko siya. Papatayin ka, mga ganun. Parang, di ba? Yun, fresh kasi yun. Kasi kahapon lang nangyari yun eh. Kaya nga, first time ko yun na-encounter. Galit na galit sa kanya. Wala naman yung sinabi po ni Jay sa... Gas lang kami, casual, ganun. Ang malapit pa nun, lima yung account. Lima yung account, na dami account. Pero, dedicated. Dahil nga, syempre, sa tagal na nga rin, tsaka sa mga bash,
sanay na ako. Kumbaga, kaya nga pa-joke na lang direct, makulit na yan. Ganun lang sinasabi ko. Pero number one kalaban talaga sa esports, difficulty. Oo. Yung ano, internet. Yung internet talaga. Oo nga, no? Siyempre dapat hindi, yung internet provider mo maayos, tapos may mga backup ka. Hindi ko. Hindi naman maiwasan ata yung internet. Minsan hindi naman internet din. Siyempre, electricity. Number one. Yun pa. Yun pa. Pero ang ganda nung ano, no? Ang ganda nung parang second question dun sa sinabi ni JB. Parang complete mo pa yung sentence. Sapat ba ang passion lang? Ayan. Tapos, ayan. You belong in the esports industry if, ikaw, Julius. Inap ba yung passion lang pagdating sa esports? Para magstay dito sa esports. Kasi ang hot take, sapat ba ang passion lang? Tapos complete the sentence, you belong in the esports industry if? Ah, magkasunod. Mm. If matibay ka and ready ka din sa ganitong klase ng work. Laking kali ka para, hindi, and yes, nandun yung passion. Pero street kaya, smart, no? Natuto ka sa klase, natuto ka sa kalye. Diskarte at diploma. Hindi. Diba, sa akin, ganun talaga yun. Dapat natuto ka sa klase, and then natuto ka din sa kalye. Uso naman kasi talaga yun ngayon, yung mga topic. yun naman talaga yung ever since na... Tama ka na, scatter. Scatter ka lang yan. Tama ka na, scatter. Tiyain na lang kita nun. Grass champion ka. Minsan lang. TF ko, magalo lang. Minsan lang ang ano, scatter. Pero yun nga. Minsan lang everyday. Siguro sa lahat ng mga nakikita nating podcast sa iba pang other, siguro mga streamer, vlogger, puro diskarte o diploma. Pwede natin tulad dun sa kung passion lang ba yung enough sa esports. Sa esports kasi hindi lang porket magaling ka, yun na yun eh. Oo. Siyempre, paano ka rin makahalubilo sa mga tao? Paano mo tanggapin nga yung mga comment? Criticism, ganyan. Kung makailan, ano kayo, parang yung dapat buo yung dibdib mo eh. Pero syempre, nakakapagpataba din ng puso, syempre. Yung mga nakaka-appreciate. Yung nakaka-appreciate din sa'yo. Uy, for example, uy, Boss JNJ, kayo na naman, tanggal naman stress namin dito sa abroad. Nakakagana siya, actually. Kumbaga, mas lalo mong imbis na, kuwari, example, yung game, wala nangyari. Tapos, may makitang ganung moment. Nakapag-interact kasi yung type ng ano natin. Hindi siya more on focus lang talaga. Pag Dota, wala na yun eh. At least tayo, community. Pati yung mood mo ka, kung may